Hello mga kabogs! Kumusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. For today's vlog, bali, what else? Papasyal naman ulit tayo sa farm. Bali, may mga napisa kami mga itlog doon sa incubator. So, yung mga sisiw nilagay na namin sa maliit na kulungan. And also, yung bahay na ginawa natin, last video na pinakita ko para sa mga manok na may kulungan sa ilalim, nilagyan na natin ng mga sisiw din. So yung mga sisiw doon, mag-stay sila ng mga 2 to 3 months para medyo lumakas yung kanilang resistensya. Then ilalagay na natin sa range. Alright, let's go! Samahan nyo ko ulit sa farm! Hello! So nandito na tayo sa farm ngayon. Ito yung ating mga bagong sisiw nandito sa loob ng maliit na kulungan. So mga few days pa lang ito sila. So makikita nyo is ano na, medyo masisigla sila. Ayan. So itong ating mga itlog dito sa incubator. So halo-halo yung mga itlog natin dyan ng heritage chickens. Ito naman yung ating isang incubator, bali yung capacity nito nasa 50 eggs. So marami-rami na tayong itlog na naka-incubate. Madadagdagan na naman yung ating mga alaga rito sa farm. So ito pa yung ating ibang mga sisiw dito sa kulungan. Marami-rami na ito. Ito yung mga black astrolopes, PBR, tsaka Rhode Island, and Kabir. Okay, halo-halo lang sila dito. Last time, remember, may ginawa kaming maliit na bahay para sa mga manok. Meron din nakalagay na ng mga sisiw doon. Pupuntahan din natin yon mamaya. So, ito yung ating mga manok na nandito na sa range. Yan yung ginawa nating bahay last time. Yung ilalim niya may kulungan. So, may nakalagay na ng mga sisiw dyan. Sisilipin din natin. So, ito yung ating mga manok na nandito sa range na. So medyo maluwang na, hindi na sila gano'ng nag-aaway. Kalimitan kasi mga nandito, mga lalaking mga heritage chickens. So ito yung kulungan na nandito sa bahay ng manok. So ayan, ayan. Yan yung pabo, merong PBR, kabir, saka black astrolopes. Ayan, halo-halo lang sila dyan. Hanggang sa paglaki nila. So, ito pa yung iba yung mga sisiw. Yan. So, mag-stay sila dito ng 2 to 3 months. Then, ilalagay na natin sila sa range. So, itong bahay na ginawa namin, double purpose. Merong kulungan dito sa ilalim. Tsaka, magiging silungan din nila. Yan. Ito pa yung isa. Meron kami nilagay dito na isa eh. Yan yung bahay na ginawa natin last time. So, double purpose. Yan, silungan. Tapos may kulungan din sa gilid. Yan. Bali, yung ginawa namin, bali, dalawa itong bahay na ito. So, pero magdadagdag pa kaming isa pa. Yan ang itsura niya. Ayun yung isa. Puntahan din natin. So dito naman, may nilagay kami rito ng mga pabo. Bali, kasi yung mga pabo natin rito, ng itlog na rin, tsaka napisa na rin yung mga in-incubate natin. So nandito na sila. Yan, puro pabo yan yung nandito. Yan, puro pabo. So parami ng parami na rin yung ating pabo. So yan ang ginawa namin dito sa bahay na ginawa namin, double purpose, silungan sa kulungan ng mga sisiw. Puntahan din natin yung ating kulungan sa kabila kasi pinapalinis natin. So ito si Paring Mateo, hinahasa na yung kanyang itak or ano ba to, gulok.
Lilinisin natin dito sa gilid ng ating area ng Manukang, kasi last time umatake na naman, may umataking sawa. Nayari yung dalawang manok. Pero yung isang manok, hindi niya nalunok, niluwa. Kasi malaki rin yung manok eh. So hindi pa siguro kalakihan yung sawa na nag-a-attempt na lunukin yung manok. So hindi niya kaya, niluwa niya. So yung gagawin natin ngayon, lilinisin natin dito kasi mahirap na, mauubos yung manok natin sa kakain ng ahas na yon. So ito, lilinisin natin yung area ng ating sa may likod ng ating kulungan. So pagkatapos tabasin yung mga damo niyan, susunugin. Yan lang talagang kahirapan sa gano, medyo may kalakihan kasi yung property natin. So yung maintenance talaga medyo mahirap, medyo maluwang kasi. Pero tiyaga-tiyaga lang, maayos din ito. Pakilala ko sa inyo ang aming alagang German Shepherd na si Chase and Willow. So, ini-enjoy din nila yung life nila dito sa farm. So, trinitrain namin sila na dito pumupo at saka umihi sa labas kasi parati silang nasa loob ng bahay. Ay, hindi namin sila nilalagay sa kulungan, nasa loob talaga sila ng bahay. So, every morning, then lunch, saka tapos night time, bago matulog, nilalabas namin dito para dito sila umihi at saka tumay para sa loob ng bahay, hindi na. So mostly mga 4 times a day namin na nilalabas ito. So ganito lang sila dito sa farm, nag-enjoy takbo-takbo dito sa aming manggahan. Kasi hindi namin sila nilalagay sa kulungan eh. Ayaw namin ng yung mga hayop nasa loob ng ano, yung wala silang ginagalawan, kawawa naman. So ito, nag-i-enjoy sila ngayon dito. Si Willow, yung medyo malaki, nasa 5 months na. Si Chase naman, itong maliit, nasa 2.5 months pa lang ito. So lalaki pa yan sila. Mga bagong viewers na rin dyan, paki-like and subscribe na lang ng ating channel. Alright mga kabugs, hanggang dito na lang. Hopefully you enjoy our video for today. Until next time, maraming salamat!